Humarap sa Senate Committee on Justice hearing si Michael Cataroja, ang bilanggo na tumakas sa New Bilibid Prison noong Hulyo 7 at naaresto noong Agosto 17 sa Angono, Rizal. Sa pagsisimula ng pagdinig, inanunsyo na ni Senator Francis Tolentino, ang chairman ng komite, na ang pangunahing pakay ng pagdinig ay maikwento ni Cataroja ang ginawa niyang pagtakas at ang reenactment ng kanyang pagpuga. Ayon kay Cataroja, tumulong siya sa pagbubuhat ng mga basura papunta sa isang dump truck at sa pagdaan ng isang catering van ay sumalisin na siya at sa loob ng 12 segundo ay naisiksik niya ang sarili sa ilalim ng truck na naging daan ng kanyang kalayaan. Habang nasa ilalim ng truck ay inusisa siya ng husto ni Tolentino at anya bumaba na siya ng truck nang matiyak na nasa bahagi na siya ng C6 Road at mula doon ay naglakad na siya patungo sa Antipolo City. Sabi pa ni Cataroja na bago siya makulong sa kasong paglabag sa anti-fencing law, dati siya nagtrabaho bilang pahinante ng truck kaya't natiyak niya na kasa siya sa ilalim ng truck na umahakot ng basura ng Bilibid. Hinubad na niya ang uniforme ng preso bago sa kanyang pagpuslate sa ilalim ng truck kaya't nagawa na niyang kaswal na maglakad sa kalsada. Sa sandaling panayam naman kay Cataroja matapos ang reenactment, sinabi niya na labis na pagkaburyong sa loob ng pambansang piitan ang nagtulak sa kanya para pumuga. Bakit ka ba tumakas, Marlon? Bakit ka tumakas? Ako, wala kong buryo, wala kong dalaw. Wala kang dalaw kaya nainip ka na? Opo. Dahil kung sa sentay sa oran, kumakalaya pa ulit nila. Nahaharap ang 25 anyos na bilanggo ng hanggang 20 taon na pagkakakulong dahil sa kinaharap na kaso. Ngayon, higit pa sa pagkaburyong ang iniintindi ni Cataroja kundi ang kanyang kaligtasan sa loob ng maximum security compound. Galit na galit sa kanya ang kanyang mga kakosa dahil sa kanyang pagtakas at binawi ang ilang pribilehiyo at sinimulan na ito ng pagpapagiba sa kanilang mga kubol. Opo. Kasi kung marami ko galit sa akin ang mga ako sa kanya. Paano ka sila lubo ng makakusa mo dito pagpalit? Opo. Napapakong nilamalit nito eh. Sa tingin mo, delikado buhay mo ngayon? Bumalik ka rito? Opo. Pinapinaka ba? Pinapinaka. Opo. Ano? Nakukuha na ko siya. Harap mo. Iyakas ko nila ako. Si Senator Robin Hood Padilla na nabilanggo din ng ilang taon sa Bilibid, sinabi na alam niya ang damdamin ng mga bilanggo kahit umapila siya sa pamunuan ng Bureau of Corrections na kung maari ay huwag gubaran ng mga pribilehiyo ang mga preso. Humingi ka ng paumanhin dun sa Bureau, pero yung ilang bilanggo ang magdudusa ngayon sa ginawa mo, alam mo ba yun? Mapapawasan ng privilege niya. Kasi ganyan dyan, pag may gumawa ng kalokohan dyan, damay lahat dyan. Ang hihira, dapat nag-isip ka rin. Sinabi naman ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang na walang pribilehyo ng bilanggo ang mawawala, lalo na ang dalaw o pagbisita, ngunit anya maghihigpit pa sila ng husto upang hindi malusutan at walang maglakas ng loob na gayahin si Cataroja.
Ayon sa opisyal, bawal muna ang overnight stay ng kapamilya ng mga bilanggo sa loob ng Bilibid hanggang sa makakatiyak sila na hindi na mauulit ang pagtakas ng isang bilanggo. May public visit. Medyo baka i-review na rin namin yun. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito, we will adjust and hopefully tutuloy ulit natin yun. Yung talo naman po, tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala medyo ngayon pala. Si Senator Ronald De La Rosa sinabi dapat ay may managot sa pagkakatakas ni Cartaroja at tiniyak ni Katapang na mangyayari ito. Oo, na-identify na natin pero hindi mo na namin i-sabihin yung mga pangalan kasi under investigation. Up to what extent po yung parusa sa kanila? Oo, pwedeng negligence. Pagbabahagi ni Tolentino, ang layo ng pagdinig ay ang pagreforma sa sistema sa mga bilangguan sa bansa, kasama na ang pangangalaga ng mga karapatan ng mga bilanggo sa katwiran na tao pa rin naman sila. Hindi, yung sa atin, yung total prison reforms . Yes. Hindi lang because of this incident, yung paano may mga karapatang pantao sila, may karapatan din ng lipunan na makita na maayos, may karapatan din ng lipunan na makita ang safe din naman yung nasa labas. Lahat yun. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.